Ito lang yung gawin natin. So, kanina, from 0, nag-move tayo ng 11.75. Kalahati yun ng ano natin. Ng OD ng tube natin. So, ito dito sa taas. Ito yung mataas, yung sa ibabaw na part. Magli-level ito doon sa yung sa tangke ng CO2. Magli-level yan dito. Mamaya, paganyan siya. Walang alawan sa taas. Para yung barrel natin, free siya. Hindi siya didikit sa barrel. So, yung gap niya is 11.75. I-zero natin ulit. Move natin ng 22.5. Ah, sobra na. Ayan. 20 pa. Ayan. Oh, sobra naman. So, okay na ito. 22.5. Ayan. Magbutas tayo ulit para sa regulator na side. Ito na yung gap. Sa taas, papunta dito. Pag nilagay mo yung, ano, yung tangke natin, tamang-tama na yung gap para sa tangke at barrel. Dito, magbubutas tayo dito para sa regulator. Maglalagay tayo ng groove para sa o-ring. Tsaka magtitread tayo. Ito yung pinaka-favorite part ko sa paggawa ng offset kahit sa doon sa, ano, sa mga receiver natin. Yung pagtitread kasi sobrang dali. Papakita ko sa inyo mamaya. So, bale, ito yung gagamitin nating drill bit. Yung size nito is 18.25. So, tama-tama lang para sa size ng top natin. Diretso na ito. Wala nang gagamitin na maliit na bit. Bali, ito na yung bubutas diretso sa kanya. Kaya, masasabi kong sobrang dali niya. Pagkitaan ko lang. Yung depth ng butas natin is 24 mm. Shout out pala kay Ralph Nualda, yung kaibigan kong Pogi. Damn! Saka yung sa pare ko sa ano, sa Bacolod, si Emmanuel Pildonia. Inabangan niya rin ito yung paggawa ko kasi gusto niya rin makita kung paano ko ginagawa yung offset ko. Nahilig din kasi yung magbuting-ting yun. Nakabili na siya ng lathe. So, aspiring din na maging maker. So, dapat tulungan natin. Kasi yung bad experience ko noon, nung nagsisimula ako, walang nagturo, walang nagtiyaga na magturo sa akin. So, sariling sikap lang talaga. Mag-aral lang. Nandiyan naman si YouTube. At saka, based sa experience, pinaka-technique lang dyan. Well, gumagawa ka ng project, dapat nag-aaral ka pa rin. Hanapin mo yung mga bagay na kulang sa'yo. At saka maghanap ka ng mga tips o diskarte sa paggawa para magiging maganda yung, mas lalong magiging maganda yung ginagawa mo na project. Kasi dapat sa atin, kung mahilig tayo sa mga ganito, dapat open-minded tayo. Willing tayo mag-accept ng suggestion, critic ng iba. Okay lang yan. Kasi hindi tayo mag
magiging successful kung palagay natin sarili natin na magaling na tayo. Be humble pa rin kahit alam mong marami ka nang alam. So ito na, pumutasan na natin. wala akong data nito, so kusa lang siya lumalabas sa isip natin kung ano na yung susunod na gagawin. Mas mabuti na ito, mas madali, kasi pag meron pa tayong mga nililista na kodigo, mahirap kasi kailangan mo pang basahin ulit kung ano yung diskarte. Mas mabuti na yung memorize natin. Ito lang minsan yung mahirap pag gumagawa ko na nagbi-video, kasi nahati na yung focus ko, nahati na yung attention ko sa video at saka sa ginagawa ko. Pero okay lang naman, balang araw ma-adapt din natin yan. So before ko makalimutan, yung size pala nun kanina ng bubutasan natin is 24. Isiro ko ulit dito sa scale natin. Ito yung pinaka favorite ko na part, yung side na ito. Diretso na ito, wala nang maliit na drill bit na kailangan. Matalas na yung matalas yung ating drill bit, saka sobrang straight ng milling natin ngayon. Pasalamat din tayo sa Panginoon natin kasi binigyan tayo ng magandang gamit. Dapat di tayo makalimot na magpasalamat sa Kanya. By the way pala, kanina wala kaming trabaho kasi nagsimba kami. Yung rest day namin from Friday sunset to Saturday sunset din. Sa Adventist, ganyan yung observe namin ng Sabbath day. Kaya nung nag-sundown kanina, pwede na kami mag-start na mag-trabaho ulit. Nasa 17 points, 19 na tayo. Konti na lang. So, dali. Nasagi ko yung yung switch. Yung switch dito sa gilid, Ayan, yung emergency stop. Kaya namatay yung milling natin. On call it. May advertisement . Patalastas, commercial yun . Resume tayo, 24. Yung iba sa late, nahihirapan ito. Kasi mahirap talaga sa late. Halimbawa, yung pinakamahirap dun is yung mag-align. Mag-align ito. Sa atin kanina, binaliktad lang. So, sobrang dali nito. Butas muna, tapos groove para sa o-ring niya. Itong endmill na to yung gagamitin natin sa groove para dito sa o-ring niya. Size nito is 22mm. Para meron kayong idea para dito. Yung regulator, nilagyan ko na ng o-ring. Yung size ng OD ng o-ring na nakapasok sa regulator is 22.58. So may 0.60 pa rin siya na allowance both sides para mag higpit at para siya yung magsisil sa regulator natin papuntang offset. Nagiging teacher na ako nito. Hindi ko pinangarap maging teacher. Pero naging professor ka. Ano, professor ka agad? Ano yun? Na-promote ka agad? Mga bro,
sa sabihin ko lang sa inyo, madaling gumawa ng ano, ng air gun pag pinag-aralan natin. Hindi rin ito yung pinag-aralan ko eh. Nag-aaral ako ng architectural drafting. Sana all. So mahilig tayo sa drawing, sa sketch, sa measurements. Pero after nung nag-graduate tayo, hindi ko rin na-practice yung ano, yung napag-aralan ko. Kasi marami tayong gustong gawin eh. Naging mekaniko ako ng after graduate ko. Almost 10 years, sobra pa ng 10 years, mga abot siguro ng 13 years na mekaniko ako ng motor. So, nung nakabili ako ng lathe, ayun na. May nagpagawa sa akin ng parts ng airgun. Kaya nagka-interest ako sa airgun. Na-realize ko nung uli na ito pala yung gusto kong gawin. Ito pala yung career na matagal ko nang hinahanap-hanap pa. Hanap-hanap doon ah. Ito yung ano, yung kukunan natin ng measurement yung o-ring natin. So yung o-ring natin, yung thickness niya is 2.38. So magre-reamer tayo gamit ng end mill. Nasa 2mm lang. So yung 0.37, yan na yung allowance niya sa taas para may overlap siya na iipitin ng regulator natin. So magre-reamer lang ako. Ah, 2mm. Low speed lang natin para mas makintab yung ano niya. Ayan na. Ito, tips ulit. Paano mo malalaman yung o-ring na tama sa paglalagyan mo? Halimbawa, battle tank, regulator, kahit ano, basta ganito yung position niya. Ito lang, ipasok mo ito. Dapat may overlap siya. Hindi siya masikip. Tamang-tama lang. Kasi sisikip na ito pag naipasok na natin ang yung o-ring sa regulator natin. May 0.60 kasi na alawan. So, 0.30 pa rin kabilaan. Sureball yan. Walang paltos yan. Walang singaw yan. Yung sisingaw lang minsan pag mali yung mga gamit na panglinis natin, yung masusagatan ng part na ito, yung dito sa gilid. Sandali, hindi mag-focus. Dito sa gilid. Ayan. Yan sa gilid. Pag masugatan yan, ma-scratch mo. Minsan, hindi yan kaya i-seal ng o-ring natin. Kasi sa katagalan, yung o-ring, titigas ito. Maliit kasi yung scratch, kaya may pinhole siya na sisingaw. Dapat malinis ito at saka walang gasgas. So ayan na, na-remember na natin. Na-position ko na yung o-ring. So dito na tayo sa pinaka-favorite part ko, yung threading. Ito yung top natin. Same size ito ng thread ng regulator natin. Ayan. Ito yung sabi ko na hindi na natin gagamitin. Yung puting o-ring. Ito na. Dito na tayo maglalagay ng o-ring para mas stable siya. Advice ko yan as maker na dito tayo maglalagay.
yung pinaka-purpose ko talaga doon. Aside sa matibay yung o-ring natin dito, yung habol ko kasi, makabutas ako ng 18.30mm. Limbawa, o yan, nasagi ko ulit yung switch. Aray! Ah, nawala na yung ano ko. Nawala na yung utak ko. Ayan, yung pinaka main na ano ko, na nabangga yung ulo ko sa DRO. Sakit ah. Kinurot ako ng DRO ah. Ito yung ibig kong sabihin kanina sa mga regulator natin. Gusto kong na hindi na magamit ito. Kasi ito, maliit na side ito. Nasa ano lang ito? Nasa 17.4. Nalitan ako sa 17.4 para sa magiging plenum natin. Yung 18.2, malaking bagay yon sa receiver natin para makakreate tayo ng malaking plenum. Tapos bali compact siya. I-explain ko sa inyo yung ano, yung ibig sabihin. Kuha muna ako ng ano, ng regulator. Ang receiver natin. Ito yung receiver natin. Binataasan ko 'yan ng 18.3. Sa ibabaw at sa ilalim. Yung daliri ko kayang ipasok dito. Nakita niyo naman sa ibang receiver na sobrang liit ng plenum. Mas maliit pa dito. So, wala yon. Hindi ko naman masabi na mali yon. Okay lang yun pag yung unit natin, yung PCP natin is unreg. Kasi kahit maliit ito sa taas, okay lang. So, aside dito sa naging plenum ko sa taas, ayan, pasok yung daliri ko. Meron pang mas malalim dito sa ilalim na plenum. Kaya wala masyadong design yung receiver natin. Wala masyadong design sa labas. Kasi gusto kong i-maximize yung plenum natin. Ito yung pinaka-importante para sa receiver natin. Hindi ko na i-ano ito kasi yung focus natin is sa offset eh. Magte-thread muna ako. Tanggalin ko yung ano, yung end mill dito. Ito na. Ito na yung favorite part ko sa paggawa ng offset natin kahit sa mga receiver natin. Yung pagte-thread. Tingnan nyo kung ano, gaano siya kadali. Kasi tap yung gamit natin. Hindi tayo magta-tap na mano-mano. So, yung dito sa loob, medyo sharp ito. Kailangan natin i-tanggalin yung sharp edge. Bali, yung tap natin, gagawin kong parang chamfering tool. So, hindi yan papasok kasi nakalock yan. Kunin ko lang yung matalas na kanto ng pag-treda natin. Sandali. Lipat muna natin kasi yung mill natin may low speed dito. Ito. Ayan, naka-low speed na yung lever na ito. So, kahit mahina yung ano niya, mabagal yung ikot niya, mabagal siya na malakas. Ayan, hindi ko nga kaya pa ikutin. Oh, sobrang tigas. So, kahit ano lang, kahit ganyan lang siya, kaya niyang mag-thread ng ganito kalaking top. Ito na yung favorite part ko, yung pagte-thread dito.
Ayan, kahit walang lubricant, cutting oil. Ayan. Isang ulit pa. Ayan. Tapos na. Yung pare ko sa Bacolod, pag nakita niya ito, si Manuel, siguro gustong gusto niya ito. Ayan na. So yung offset natin is tapos na yung pagbutas tsaka yung pagtread. Magtesting lang ako kung fit ba yung regulator natin. So gina- Ayan, yung regulator natin. Oh. Ayan, pasok na pasok. Ayan, ayos na. So, masasabi natin na straight siya doon sa kabila na butas. Kasi, dito natin ginawa sa milling machine. Ayan, tapos na. Parang napakadali, no? Ayan. Subukan natin yung thread. Dalawang full turn. Ito. 1, 2. Try natin. Walang clearance na malaki. Maliit lang. Maliit lang yung clearance niya. Lalo na yung pangatlong ikot. Ayan. Saktong-sakto lang. Tsaka, lalapat na ito. Ito, yung pag-align naman ito ng regulator natin. Mga tricks ko yan kung paano natin i-align na yung regulator na ito mapunta dito sa taas. May binabawasan tayo. Noon, dito ako nagbabawas sa mismong offset. Dito sa regulator. Pwede rin dito sa gitna. Kasi mas gusto ko dito sa gitna. Matatago yung ano, yung pinagbawasan natin. Hindi siya makikita. So, linisin lang natin yung ano, yung offset natin. Yung sa ilalim, babawasan pa ito. Tsaka sa taas, i-curve yung kanto na ito. Yung matalas na kanto, i-curve ito. Para mag-match doon sa CO2 natin. Hanggang dito lang muna. Bye-bye! Dong, magbabay ka dong. Aray, nahulog yun ah. Dong, magbabay ka dong. Bye-bye! Bye-bye.